So sa laban nga ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks kahapon, at kung si LeBron James nga ay nakuhanan ng isang fan na nagsushooting habang timeout nga ang laban. Ito, panoorin nyo. So mukha nga talagang hindi na makapagtiis etong si LeBron James at gusto na nga rin bumalik. Nung nakaraan naman, si Klay Thompson naman ay nakuha na ng ganyan na nagsushooting habang timeout nga. So about naman dito sa injury ni LeBron James at sa update nga sa kanya kung kailan siya babalik. Ito nga si Adrian Wojnarowski or si Woj ay sinabi nga na baka nga daw itong si LeBron James ay bumalik na nga the following week. Sinabi niya ito kahapon sa kanilang show. So kahapon, Linggo sa atin at Sabado naman sa kanila doon sa Amerika. Get closer to LeBron James's return, you know, which could be, you know, as soon as the following week. You know, as soon as the following week. So baka nga this week na itong si LeBron James bumalik. At diba sinabi nga rin ng Lakers na by the end of the month daw si LeBron James ay makakabalik. Kagaya ng sinabi nila kay AD na after the 7-game road trip na babalik na nga din. So mukhang nalalapit na nga ang pagbabalik ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Pero wala pa nga rin exact date na ibinigay katulad nung binigay nga kay Anthony Davis nung talagang babalik na siya. Abangan na lang natin sa mga susunod pang araw. At matapos nga ang pagkapanalo ng New York Knicks at nanalo sila ng 9 straight wins na at sila ngayon ay pang-apat sa Eastern Conference, ito nga si Stephen A. Smith na matagal nang fan ng New York ay nag-celebrate. Ito, panoorin nyo ang kanyang video na ipinost. Yes! Go New York! Go New York! Go! Go New York! Go New York! Go! 9 straight, baby! New York Knicks! You better recognize! You better recognize. So after nga ng matagal na pag-i-struggle ng New York Knicks, lagi na lang losing record or losing season na hindi sila nakakapag-compete sa playoffs, ito na ang bagong Knicks na ito. Itong team na ito ngayon taon ay mukhang makakapasok nga sa playoffs at mukhang kayang-kaya nilang makipagtapatan kahit kanino pang ang team. So titingnan ba natin kung ito bang New York team na ito ay totoo o hanggang regular season lamang. Tingnan natin pagpasok nila sa NBA playoffs. At balik naman tayo sa topic natin about sa Los Angeles Lakers dahil ang kanilang head coach na si Frank Vogel ay baka nga i-extend na ng Los Angeles Lakers. Kung natatandaan nyo nga, nag-sign niya itong si Coach Frank Vogel sa Lakers noong 2019 ng 3-year deal. At ngayon, pangalawang season niya na nga. At next year, last niya na yun. At alam nyo ba, pagdating nga sa NBA, kapag ikaw hindi pa na-extend, kapag ikaw isang head coach, hindi ka pa na-extend nang nasa final year ka na ng kontrata mo, ang ibig sabihin lang noon ay hindi na nga ikaw ang magiging head coach by the next season. So ganun, ang pattern dito talaga sa NBA simula pa noon dati. At ito nga si Coach Frank Vogel ay mukhang magtatagal nga sa Lakers dahil second year niya pa lang ay pinag-uusapan na nga ang contract extension. Matapos sa first year niya, manalo siya ng championship at ngayon pinapatunayan niya na magaling talaga siyang defensive head coach kahit nawala si LeBron at si AD ay number 1 nga sa defense ang Lakers. Kaya nga't well deserved ang contract extension na ito ni Coach Frank Vogel. So yun nga guys, ang update natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na. Dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!